Ilang oras pa ang biyahe nang makarating si Abby sa Maynila. Hindi niya alam kung saan ang punta niya. Lumingali nga muna ito sa paligid. Kumakalam na ang kanyang sikmura, mabuti na lamang at may karinderiya sa malapit. Kailangan muna magalaman ng tiyan niya bago ipagtanong ang naturang adres ng kanyang ama. Ipapakita na lamang niya sa driver or papel kung saan nakasulat ang lugar na pupuntahan niya. Naglalakad na ang dalaga patungo sa naturang kainan nang bigla na lamang may mablot ng kanyang bag na hawak at kumaripas na ng takbo ang lalaki. Wala naman at langkang tumulong sa kanya at umabol sa lalaki. Hindi na siya sumigaw at humingi ng saklolo sa mga tao dahil pasalamat na lamang siya at damit lamang alaman ang bag niya at hindi rin mamahalin. Sa kanyang bag siya nang hinayang dahil regalo ng inay niya iyon noong huling karawan niya. May sentimental value kumbaga. Mabuti na lamang at hindi ang pera niya ang kinuha at ang cellphone nito na sinadya niyang ilagay sa kanyang maliit lamang na belt bag. Mabuti at nagsuot siya ng damit na medyo maluwag kaya hindi yung papansin may bag siya doon. Kinabisado rin muna niya ang address. Babawasan na lamang muna niya ang dala niyang pera para bumili ng mumurahing damit kahit 2 pares lamang ito. Tinipid niya rin ang pagkain at humingi na lamang ng tubig sa tindera. Sayang din ng ilang piso, lalo pa at hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanyang lakad. Kabado ang dalaga habang nasa gate ang napakagarang bahay. Halos bubong na lamang ang makikita dahil sa taas ng mga bakod nito. Huminga muna ito ng malalim bago may pinadot itong button. Maya-maya pa ay may tinig siyang narinig. Hindi pala yung doorbell kundi intercom. Talagang secured ang buong kabahayan. Walang sino man ang basta makakapasok dito. Sino sila at anong kailangan nila? Mapapansing mabait ang nagmamay-ari ng tinig na iyon na isang babae. Magandang araw ho. Dito po ba nakatira si Mr. Manuel Ruiz? Magalang na tanong ni Abby sa kausap. Dito nga iha. May kailangan ba kayo sa kanya? Gusto ko po sana siyang makausap ng personal. Inaku sayang, wrong timing ka iha. Kaalis lamang niya kahapon. Nag-tour siya sa Amerika. Kailan po kaya ang balik niya? Naku iha, mga 6 buwan siya roon. Bumalik ka na lang. Kung gusto mo, mag-iwan ka na lamang ng message sa kanya at numero ng iyong telepono para siya na mismo ang tatawag sa'yo. Maraming salamat na lang po. Babalik na lang ho ako. Ikaw ang bahala iha. Nanginginayang ang dalaga. Kung 6 buwan pa, ay matagal pa ito. Pero kailangan niya magtiis na muna. Tulad ng kanyang unang plano, kapag hindi muna nakilala ang kanyang ama, ay maghahanap muna siya ng trabaho. Nasa Maynila na siya at sayang ang pagkakataon. Ayaw naman niyang umuwi ng bigo. Sa anumang paraan, ay dapat niya itong masilayan. Sa dami ng kanyang iniisip, ay hindi niya alam ang layo ng kanyang nilakad. Tanghali na at kailangan niya muna magpahinga sandali. Bibili siya ng dyaryo para mag-inquire ng trabaho. Mabuti na lamang at mabait ang ginang na pinagbilan niya ng tinapay at may inom. Sinubukan niya makisuyo kung pwede siyang maligo doon. Mabuti na lamang at pumayag ito. Isinuot niya ang kanyang bagong biniling damit. Humingi na rin ang dalaga ng pulbos at nagpahid ng konting lipstick sa labi. Simple lang ang ginawa niyang ayos sa sarili pero sadyang papansin ang taglay nitong ganda. Hindi siya ganoong maputi tulad ng kanyang ina. Sa papa daw niya nakuha ang kanyang kulay at ang hugis na mukha. Balinkinita ng kanyang katawan. Mahaba ang kanyang lagpas na baywang na buhok. Saan ba ang lakad mo? Tanong ng putihing ginang sa kanya. Abala siya sa pagsusulat ng kanyang bio data at resume. Maghahanap po ako ng trabaho. Sa ganda mong yan. Pwede ka sa mga mall dito. Nangiti ang matanda sa kanya. Kahit saan po, basta may trabaho ako. Nginitian niya ang ginang. Sabagay, sa panahon ngayon, kung mamimili ka ng trabaho, ay walang mangyayari sa buhay. Nang matapos ang kanyang ginagawa, ay muli nagpasalamat ang dalaga dito. Inalok rin siya nito, kung wala matutuluyan, ay pwede siya sa kanyang bahay. Nasa bakasyon daw ang kanyang asawa at mga anak. Nagpaiwan lamang ito dahil hindi kaya ang malamig na klima sa Baguio. 3 gusali ang kanyang sinubukang applyan. Qualified sana si Abby, kaso mahipit pala ang pagtanggap nila dito sa Maynila. Kailangan niya ng agency at dapat kumpleto muna ang mga requirements.
Pwede na daw siya mag-umpisa anumang oras na gusto niya, basta dala niya ang lahat ng pinapakuha sa kanya. Nanlumo umupo si Abby. Kung lalakarin niya lahat ng kakailanganin, ay maraming araw o baka abutin pa siya ng buwan para matapos ang lahat ng kailangan. Pero kukulangin siya ng budget dahil kailangan pa niya umupa ng bahay, pagkain, tubig at kuryente. Sa naisip ng dalaga, ay para tuloy siyang atakihin sa kanyang hika. Hindi niya naisip na ganito ang magiging sitwasyon niya. Ang mabuti pa, ay uuwi na lamang muna ito sa kanila. Tutal alam naman ang kanyang nanay niya na wala ang kanyang ama. Ang mahalaga ay alam nilang pareho na buhay pa ang kanyang tatay. Babalik na lamang siya pagkalipas ng 6 na buwan. Kailangan din niya munang pag-ipunan ito ulit. Hindi na bali. Mga 10 minuto na lamang lalakarin niya bago marating ang bahay na nag-alok sa kanya na matutuluyan. Isang gabi lamang siya makikisilong. Bukas na siya magbabiyahe pa uwi sa kanila. Pagod na rin siya sa halos 2 araw na walang tulog at pahinga. Medyo madilim na rin ang paligid at mukha pang uulan ng malakas. Kasabay ng malakas ng hangin ay ibinuhos nito ang malakas na ulan. Walang masilungan si Abby. Pati mga ilang kasabahay niya sa paglalakad ay nabasa na rin at kanya-kanya ang ginawang pagtakbo para agad makahanap ng masisilungan. Si Abby na lamang ang naiwan naglalakad sa kalsada. Basang-basa na ang kanyang kasuotan. Mabuti na lamang at may technique siyang natutunan sa ina na ang pera dapat ay nakabalot sa plastic bago ilagay ito sa wallet o sa bulsa para hindi mabasa. Pero hindi na kaya ng dalaga na muling iakbang ang kanyang mga paa. Nahihirapan na siya sa kanyang paghinga. Pagod na siya at basa pa, kaya lalo nang pasikip ito sa kanyang paghinga. Umupo siya sa gilid ng daan habang hinahabol ang kanyang paghinga. Pero wala man lamang siyang mahinga ng tulong dahil mangilan-ilan lamang ang sakyan at karamihan ay nagmamadaling umuwi dahil sa sama ng panahon. Panayang iling ni Marcus habang nagmamaneho ito. Usapan nila ni Michaela, imagkikita sila at kakain sa labas. Pero ayaw lumabas ang kasintahan nito dahil masamado ang panahon. Kaya diretso na lamang siya sa pag-uwi sa kanyang bahay. Malamang nag-aalala na rin ang kanyang kasambahay na si Manong Trining. Nerbiyosa pa naman ang maidali itong kasama sa bahay. Ang labis lamang niyang pinagtataka, ay biglang may nagbago yata sa kasintahan at hindi niya maisip kung ano iyon. Sa mga nagdaang araw na gusto niyang makasama ang dalaga, ay maraming dahilan na sinasabi ito. Kung minsan, isasabihin niya na siya na lamang ang dadalaw, ay ayaw naman ang dalaga at sasabihin papasyal sila ng kanilang kamag-anak. At ang isa pa nito, umuulan man at bumagyo, kapag siya na nagyayaya sa dalaga, ay agad itong napayag noon. Ang mga babae talaga? Ang hirap intindihin ng ugali. Aniya sa kanyang sarili. Muling itinuon ni Marcus ang atensyon sa pagmamaneho. Palikunang ang binata nang mapansin nito ang isang babae na kaupo habang sapo ang may bandang puso nito. Makikita sa mukha niya ang hirap na nararamdaman nito. Kahit patuloy ang paragasa ng ulan, ay huminto si Marcus at agad na nilapitan ng babae. Parang awa niyo na. Kailangan ko po ng tulong niyo. Hindi na ako makahinga. Saad ni Abby sa kaharap. Hindi niya nakikita ang mukha na nasa harapan niya dahil sa labis na paninikip ng kanyang puso. Naramdaman niya ang pinangkusya nito at mabilis na ipinasok sa kanyang kotse. Inihiga siya sa backseat at may sunod sa kanya at kinumutan siya ni Marcus ng dala niyang tuwalya. Palagi siya nang dadala ng tuwalya lalo na kapag tag-ulan dahil kung may pagkakataon may meeting ito at inabutan ng masungit na panahon ay agad niyang tinutuyo ang katawan. Abot ang kaba ng binata sa ayos ng dalaga. Basang-basa na ito ng ulan at nakapikit ito habang sapo nito ang kanyang puso. Hinahabol niya ang kanyang paghinga. Agad itong tinawagan ang kanilang family doctor. Mas magandang sa bahay na muna niya dalhin ang dalaga para matingnan agad ito. Ilang bahay lang ang pagitan nila ni Dr. Pascual, kaya pagdating nila ng dalaga ay agad na itong natingnan. Kumusta po siya? Nag-aalala lang sa lubong ng binata sa doktor. Okay na siya, Marcus. Sinumpong lamang siya ng kanyang hika. Nakainom na rin siya ng gamot at natutulog na. Kailangan niya muna magpahinga. Agad na pinuntahan ni Marcus ang dalaga. Kailangan niya masigurong ligtas nga ito. Hindi niya alam kung anong magneto mayroon ng kanyang bisita. Pinihit nito ang pinto at naroon din pala si Manang Trining
at kasalukuyang kinukuha ang mga basang damit ng pasyente. Napansin din ng binata ang mga hawak-hawak nitong tatlong maliliit na plastik. Ano po ang mga yan? Pero ito iho, nakita ko sa mga damit niya. Itatago ko na lang muna at iabot ko sa kanya pagkagising. Sige ho, ama ng training. Pasuyo ho, paluto ng sabaw bago tayo kumain para makahigop muna siya ng mainit na sabaw bago muling matulog. Gisingin niyo na po siya maya-maya. O siya, sige Marcos, ako nang bahala. At tuluyan nang lumabas ito, dala ang mga damit at pera ng dalaga. Naupo si Marcos sa tabi ng dalaga, nahimbing na himbing sa kanyang pagkakatulog. Napakaganda pala niya at maayos na ang kanyang buhok. Halatang sinuklay ito at kahit medyo maluwag sa kanya ang mga damit na pinahiram ni Aling Trining, ay maganda pa rin ito at bagay pa rin sa kanya. Simple lang ang dalaga. Iisa lamang ang lahas na nakasuot sa kanya. Gold necklace. At batid ni Marcos na mamahalin ito. Madalas siyang ipasyal ang mami niya sa mga tindahan ng alahas noon. Kabisado na niya kumumurahin na klaseng ginamit o mamahalin. Sa ngayon, ang mami na niya ang kasalukuyang branch manager ng isang mall nila sa Dubai. Ulila na siya sa ama. Nag-iisa lang itong anak at nagkikita lang sila mag-ina kapag nagbabakasyon ng kanyang ina every 3 months o kaya siya rin mismo ang dumadalaw sa Dubai. Kahit kapwa sila hindi magtrabaho ng kanyang ina, ay mabubuhay sila dahil sa laki ng kayamanang iniwan ng kanyang namayapang ama. Pero mas gusto rin ng kanyang ina na magtrabaho. Ginagawa niyang libangan ang trabaho para hindi rin niya masyadong mamiss ang asawa nito. At itigil lamang siya sa trabaho nito kapag nag-asawa daw si Marcos at magiging lola na ito. Para matigil na rin sa pangungulit ng kanyang ina, ay niyaya na niya ng kasal ang 4 na taon niyang kasintahan na si Mikayla. 2 buwan na lamang ang hintayin at ikakasal na sila. Sa susunod na buwan ay uuwi na rin ang kanyang ina at tuluyan ang bibitaw sa kanyang trabaho. Si Mikayla ang lahat sa kanya. Siya lang ang babae minahal nito. First love nila ang isa't isa. A few more days from now, at last, they will be one in heart and soul. Marcos cannot even imagine waiting for his bride walking down the aisle with him. Inay, mahinang saad ng dalaga. Sa hindi malamang dahilan, ay hinaplos si Marcos ang buhok nito. Kahit tulog ang dalaga, ay ngumiti pa ito at lumitaw ang malalim nitong dimple. Hindi may paliwanag ng binata kung bakit gusto niya rin ang ginagawa nito sa natutulog na dalaga. At otomatiko humiga rin siya sa tabi ng dalaga. Pagdakay bigla siyang niyakap ng dalaga. Ilang pulgada lang ang mga mukha ng dalawa. Bumaba ang tingin ng binata sa mga labi ng dalaga. Para siyang wala sa kanyang sarili ng mga halikan ng katabi. Para magneto ang mga labi ng dalaga sa kanya. Siya rin mismo ay hindi mapigil ang sarili na hindi halikan ng dalaga. He is one of the most handsome face of Metro Manila. Palagi siyang cover ng magazine dahil sa mga achievements ito sa kanyang karir. Kaya nga kinikilig ang mga dalaga sa kanya kapag nakikilala siya. Marami na rin ang mga nag-alok sa kanya ng kuning modelo o artista. Pero lahat ng iyon ay inaayawan niya because of Mikayla. She is everything to him. At walang ibang pwedeng pumalit sa pwesto ng dalaga sa kanyang buhay. Malapit na ang kanyang mukha sa mga labi ng dalaga nang biglang bumukas ang pinto. At bumunga doon ang namumutlang dalaga. Walang iba kundi si Mikayla. Agad na binawi ni Marcos ang sarili nang makita ang kanyang fiancé. Bigla niya kinalas ang pagkakayakap ng mahimbing pa rin natutulog na dalaga. Nilapitan niya ang nobya. Gulat na gulat ang binata sa bilis sa mga pangyayari pero mas malaki ang gulat na nakita niya sa kasintahang nasa pintuan. Mikayla, let me explain, honey. Nilapitan nito ang dalaga. Pero umiling lamang ang kanyang nobya. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, Marcos. I saw it. Pumunta ako dito kahit delikadong panahon just to be with you tonight. You lose me, Marcos. Hinanakit ang dalaga at tinalikuran ito ang kausap. Namuo ang mga luha nito. Alam niyang ito na ang tamang pagkakataon. Ang sakit pala kapag totoo ang nangyayari na ang kinakatakutan niyang paghiwalay nila ng binata. No, Mikayla, please. Mahal kita. Pagsusumamo ng binata. Sa tagal ng kanilang relasyon,
ay ngayon lamang sila nagkaroon ng problema ni Mikayla. They are compatible in every single things. They share together their own skills and talents. I'm sorry, Marcus. Ayoko na. Kalimutan mo na ang kasal natin. Kahit galit na, ay may nahon pa rin nakikipag-usap ang dalaga. Naroon pa rin ang kanyang pagiging edukada. Huwag mong sabihin niyan, Mikayla. I need to explain. No. Thanks, Marcus. Goodbye. At mabilis na itong lumabas. Hinabol siya ng binata hanggang makalabas ng bahay. Tumigil na ang ulan. Pero hindi man lang siya sinunda ng pangalawang tingin ng dalaga at agad na itong pinatakbo ang kanyang sasakyan. Kahit nasasaktan ng dalaga, ay nakaramdam naman siya ng kapayapaan sa kanyang kalooban. Pinigilan niya ang sarili na umiyak. Kailangan niya umuwi sa kanilang bahay na masaya. At ibabalita niya agad sa mama at papa niya na tapos na ang lahat. Tiimbaga ang binata nang muli itong pumasok sa kanyang bahay. Sa mga sandaling ito, inanganganib na mawala sa kanya ang babaeng kanyang pinakamamahal. Gulong-gulong ang kanyang isipan sa mga nangyari. Hindi niya alam kung bakit biglang nangyari ang mga ganitong bagay. Umupo muna siya sandali at mag-iisip. Kailangan matuloy ang kasal namin ni Mikayla. Mahal na mahal ko siya. Kung kinakailangan ligawan ko siya kada segundo, igagawin ko. Huwag lang siyang mawala sa buhay ko. Malungkot na wika ni Marcus sa kanyang sarili. Ano ang gagawin ni Marcus pagkagising ng babaeng tinulungan niya? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.